sa computer. Okay. Okay, good evening po sa inyong lahat. And welcome to another prayer gathering. Today is Wednesday, first Wednesday of October, guys. Malapit na namang mag-December. Pasko na. Pasko na naman. Tapos maya-maya, New Year na naman. Alam niyo yun. At saka Pastor's Appreciation, man. The Kenneman. Kenneman. The Kenneman. Grabe. Parang kailan lang na nagpunta kami ni Conrad dito sa anong? Sa LA, o diba? But October ba yun? November yung year namin. Tapos, February kami yung talagang nagstay. So, parang kailan lang eh. Grabe. Ah, kayo. November kayo pumunta. Dumalaw. Dumalaw. Bulkado dumadalaw sa LA. Yun nga eh. Oo, nag-i-stay. Umaalis. Oo, napapamahal. O, diba? Ayun. Pero God is good, you know. Kita-kita naman po natin yung kilos na Diyos sa simbahan. And I'm blessed din. Parang si Pastor Jeff, you know. We are so blessed na kasama namin kayo naglilingkod. Magkakasama tayo. So, ayun. Praise the Lord. And, syempre, hindi mawawala ang prayer sa church. Dapat. Okay, so, ayun. Maraming salamat sa pag-answer nyo ng call ng Diyos to pray as an intercessor for other people. So, ayun po. Bago po tayo mag-start, mag-opening prayer po muna tayo. Okay? Yan pa ang hindi pa nakakapag-opening prayer. Si Tita Amy. Tita Amy! Namulat ako ba? Namulat na ako. Mag-opening prayer po muna tayo. Nagulat. Surprise! Okay. Surprise. Okay. Yeah. Hallelujah, Panginoon. Salamat po. At nandito naman kami, Panginoon. Magtipon-tipon, O Lord, na mapagdasal, Panginoon, ang maraming bagay, Lord, na kailangan naming idulog sa iyo, Lord. Marami pong kaguluhan, Panginoon, sa mundo. Maraming may sakit, Panginoon. At ang mga pamilya namin, ang simbahan namin, Lord, kailangan namin ng iyong guidance, Panginoon, at ang paggalaw ng Holy Spirit, Panginoon, sa aming kalagitnaan, Panginoon, O Lord God. Salamat po, Lord, sa pagkakataon na binibigay mo sa amin, O God, para kami, Panginoon, ay makapaghayag sa iyo ng aming mga pangangailangan, O Lord God. Salamat po, Lord. Give us wisdom, Panginoon. Sa gabing ito, Lord God, give us the Holy Spirit, O Lord God. Give us the joy of talking to you, O Lord God, learning about you, O Lord. And most of all, Lord God, thank you for this fellowship, O Lord, that we have, O Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Praise report po. Praise report time. Sino po ang merong mga praise report for this week, for this day? Si Meredith ng Obed sa kalabasan ng ospital. Wow. Oh, praise God. Kakapray lang natin nung kahapon. Yes. Yeah. Ay, pero dengue daw po ba? Or dengue. Dengue. Oh. Dengue. At least hindi kinailangan ng blood transfusion, so that's good. So, okay. Praise the Lord. Yes. Ano po ba? Meron ba tayo kailangan alisin sa ating prayer list for ano? Sa healing, mga ganon. Kumusta na ang tito mo, Rachel? Oh, teka lang po. Nakakausap na, actually, parang nag-uusap po yata sila every day or every other day. Pero, nag-rehab pa po siya. Parang all out yung rehab niya. PT, OT, ST. Okay.
No, pero ano po siya? Chair bound pa rin siya. Parang pero at least, no? Yeah, that's good. Yung ano, yung mami naman ni Conrad, nag-flatline. Nasa ICU pa rin ng flatline. Pero, nung ano, nung CPR siya, tapos siguro yung ano, yung machine, na-revive po, so gising po siya. Gising na po siya ngayon. Yun lang na nakitaan siya na may bali yung ribs niya. So, ayun. Pero praise the Lord po na lumalaban pa po yung nanay ko. So, yun po si Danilo Tabili, okay na po siya yung nag-bypass. Oh, okay. Danilo Tabili. Okay na po siya. Pali, ano na lang, nagpapalakas na nasa lang. Nasa bahay na siya. Talagang okay na. Okay. Natin. Danilo. Speedy recovery from heart bypass. Okay. Yeah. Sige. Speedy recovery pa rin. Ilagay pa rin natin siya para at least hopefully walang complications, mga ganun. So, ayun. Okay. Ay, ito okay na rin pala. Si pasensya. Ito, nanay nung kaibigan namin. Nasa Pilipinas siya. Matanda na eh. Tapos nahulog. Tapos na-hit niya yung head niya. Namamaga. May mga bruises. Pero okay na daw siya. Parabuti na lang. Ayan. Yan ang problema ng mga may edad palagi. Papatintong. Medyo natudulas, nahuhulog. Yeah. Ay! Nakadoble si Tita Fe. Tita Fe po! Mute. Ayun. Tita Fe po! Yes. Ayun, nakadoble kayo. Isang galak. Hindi. Pinatay ko na kasi lilipat. Lilipat sana ako sa tablet eh. Ayaw pumasok eh. Ah, okay. Wait lang ah. Kasi nandito po yung tablet nyo eh. Ayan, wait lang. Wala na. Pinatay ko na. Ayaw mag-mute. Ah, actually nandito po. Pinatay ko na. They remove. Remove. Ayan. Okay. Wala ayan. Na. Okay. Remove ko na. Ayan. Don't. Ayan. Okay. Ay, Pastor, kailangan pala nating i-check yung mga bata na dinagdag natin from the ICU. Ito sa iRadio po to eh, no? Oo. Okay na, pwede na natin i-remove yan. Kasi yung mga batang yan, ayan yung mga nakasabay kasi may pinagpray tayo, di ba? Yung Ika, yung miracle baby na gumaling nga. Kasabay niya yan doon sa ospital. So, ginather nung nanay yung mga pangalan, binigay sa atin. Pero there's no way for us na malaman kung ano nangyari sa mga bata kasi nga by chance lang yun. So, well, we hope that everybody gets well so we can remove all those kids. So, I'm sure that the Lord is handling them. Okay naman. Okay. Ayun. Okay, sino po ang merong praise report? Tapos ba natanggap mo yung prayer request ko kanina? Opo. Okay. Thank you. Okay. Ayan. May praise report pa po ba? Uy, han yung praise report mo? Sa Facebook. Nakita po ni Conrad yung yung Facebook ng La Felnas eh. Sige, basahin mo. Hindi po ma-word. Post first Filipino reach 596 people and had 1.4 engagement this week. This week? 1,400 engagement. Ah, so marami tayong mga... Marami kakasal.
May graduate. Maraming naka code, maraming bus. Oo. Mga engagement kasi yung nag-like, mga ganun, nag-comment, mga ganun. This week alone lang yun. So hindi pa yan yung nung anniversary. Anniversary was last week. Yeah, I guess so, yeah. Oh, okay. So regular ano na lang yun. Regular Sunday, kumbaga parang laki. Ah, okay. Actually po, kanina nire-review din ni Jairus yung sa YouTube natin. Pag daw Sunday night, marami nanonood. I think nung Sunday, 450 something yung nanonood. Ah, oh, that's good. Yun na, yun pala yun. Yung kaya ay mga ano, mga taga-Pilipinas. Pwede din. Kasi kung ano, hindi, may mga members din po natin. Kasi nakikita ko sino yung nag-view eh. Ah, usually mga members natin. Oh, okay. Oh, that's pag na-boost pa ng ano yan, ng Alab Si Club, mag-ano pa yan. Yeah. Actually, ang, di ba uso ngayon yung troll farm? Alam niyo yung troll farm? Yung magbabayad ka ng company. Pagkatapos, yung puro troll yun, isang kwarto. Ang gagawin lang maghapon ng mga yan, sisiraan yung kalaban mo sa palit. Yeah. Ano? Yeah, uso lang yun. Yeah, gagawa ka ng kwento, mga ganon. So sabi nga, kung gusto mong maging katotohanan ng mali, ibabad mo lang sa mata ng tao. Magmumukha na siyang totoo. Diba? So, paano pa kaya if you're spreading what is the gospel truth? So, kumbaga, kailangan natin magsipag na labanan natin yung mali at ipalaganap ko ano yung totoo. Kasi you'll never know na natsyempohan lang ng taon tapos na ano, nagsalita yung Holy Spirit sa kanya, pumunta na sa simbahan natin at lumago, di ba? Hindi yung masasabi yun. Yeah. Ako, kumilos pa naman ang Holy Spirit. Walang mga kapigil, o diba? Praise the Lord. Okay, sino po ang may praise report? Bago tayo dumako sa ating words of encouragement for this week, ang mga Anastasios po ba ay meron? Ang mga pastor ba? Ako may praise report. Yes po. Yes po. Kakasal ka na, tita? Ano, pastor? Kakasal ka na? Hindi. Sabi mo, ikasal kita kahapon eh. Hindi, paunahin mo na si Tita Pe. Tita Pe muna. Sabi mo eh, kayong dalawa ni Tita Pe. Kailangan mo yun eh. According to age. According to age. Hindi, I just wanna thank God. Talagang, hindi niya kami pinababayaan. Kasi diba si, alam niyo naman na ang theater sa Philippines na wala. Eh, lahat ang mga actresses dyan, talagang nawalan sila ng income. Gusto na nilang umarte. Talagang namimiss na nila ang stage, pero wala. So, si Hazel, talagang nawalan siya ng mga play. Tapos, nag-streaming lang siya. At least, meron pa siyang isang klase sa nagtuturo nga sa Nancheto sa Korean school. So, nakatanggap siya ngayon ng contract. Magkagawa siya ng mga voice recording. Wow. I think that will be for 1 year dito sa US yun. So, wow. I think, yun. I think is dollar. Mag-start ka sa puro voice recording lang. Yun. Hindi ko lang matanda kung anong company. So, I thank God na nawala man yung chatter. May pumalit naman. So, yun. Wow. It's a blessing talaga sa kanya. Kasi talagang na ano na sila, na-depressed na wala silang trabaho. Gusto nila umarte, hindi sila maka-arte. Kaya, I think God is right time lang yung dumating para sa kanya. That's good. Eh, may chance po ba siya na makapunta dito? O online lang din? Puro online yun. Yung voice recording yata, padadala niya sa company. I do not know how. Wow. Yeah, that's so. Praise the Lord. Doon, nasa prayer list po natin yan. Ako, hopefully lahat ng mga, mga ka-teatro niya, magkaroon din ng mga work. Yo, totoo yun. Kala kasi streaming lang sila nabubuhay sa ngayon. Wow, praise the Lord. Stream. Yeah. Wala na, dito padala na yung boses na. Dos, meron pa po ba? Ako po, Lord. Yeah.
Salamat lang ako sa Lord kasi merong opportunity na dumating. Tinawagan ako ng dati kong boss. Matagal na akong umalis sa kumpanya niya na nagpa-part-time ako. Nagka-COVID, ganyan lahat. So, wala pareho. Wala kaming trabaho. Pareho, ganyan. Asa lang sa allowance ng gobyerno, ganyan. So, tumawag sa akin, sabi niya, gusto ko ikaw pa rin ang gumawa ng ano, accounting ko, sabi niya. Sabi ko, paano? Ang layo ko na sa'yo. Doon siya sa, ano, sa North Hollywood. Ang layo, mga 2 oras ang biyahe. Sabi, no, papagawan kita ng, ano, ng computer na remote, ganyan, ganyan. Oh, sabi ko, di sige. Ako, salamat sa Diyos. So, ang Panginoon na, ano, gumagalaw na, I mean, nagbibigay ng opportunity. So, pero hindi pa in place, pero papasalamat ako sa Lord. Kumatutuloy. Tita, sabi oh. Nyo, dati niyong pinagtatrabahuan. Opo. Tapos nasa North Hollywood. Opo. New Hope ba yan? Joke lang. Ay, hindi ba? recording post joke. Edit cut. Hindi kasi dating ano si Tita eh. Dati siya. Edit. North Hollywood. Diba, Tita, secretary kayo dati sa New Hope? Secretary siya sa New Hope. Content and all. And, oh, and everything. And everything siya. And everything. Kasi binanggit niya, sabi niya, sa ano, dati niyang tinagtatrabahuan. No? Malayo, sa North Hollywood. Kapon pa ka New Hope. Sa envision naman siya, Pastor, eh, hindi Hollywood. Hindi po, North Hollywood. North Hollywood na. North Hollywood siya. Si Tita, ano si Tita sa Sepulveda. Sepulveda pa si Tita Amy. Siya yung pumalit kay, ano, kay Tita Weng, ano, Tita Amy. Okay, si Tita Weng, si Weng. Yeah. 7 years. Yeah. Tagal niyo, 7 years. Yeah. Mm-hmm. At siya rin ang sekretaryat ng LADTC, naalala ko dati. LADTC. Ba't niyo pinalitan yung mga grades ko? Ginawa niyong A sana lahat. Para. Hindi niya ako sinabihan. Hindi kita rin nila merienda. Ayos pala. Mga history niyan, hindi ko alam ah. Okay, but praise the Lord po. Siya po ang nagbibigay sa atin ng mga trabaho, mga ano, diba? Despite the pandemic, talagang inaalagaan niya tayo. Hindi po nagkukulang talaga ang Diyos. So, napakabuti ng ating Diyos, o diba? Ayan. Yeah. Ayun. O, sino pa po? Yes! Mga Anastasios! Ano po, nagpapasalamat po lang po kami kay God kasi yung 2 weeks ago, kinuha na si Anaya ng 3 blood sample sa anemia, sa TB, tsaka sa vitamin D. So, anemia, wala siya, normal. Then yung TV niya, wala rin. Negative siya doon. Yung vitamin D niya, medyo mababa. So, kailangan niya magpa-araw. Yeah. Ay, ay. Kasi, siguro dahil yung last, ano nga, nag-pandemic, lagi siya nandito lang. Thank you, Lord, pa rin. Kasi, okay siya. Amen. Yes, amen. Kailangan niya maglaro sa labas. Ay, nag-lego lang. Ay, nag-lego lang. Ay, kaya pala nag-Legoland. Napilad sa ako. Legoland. Nag-enjoy si Allison. Ay, pero ha, may testimony kami. Wala kayo, pero nandun si Jeannie. Ay, So si, kumbaga, kahit na nag-vacation kayo, nandun si Jeannie. Naunahan pa kami. Yeah. Oo, talaga. Sa kids, tumutulong siya. Tumulong siya sa mga kids. Mas natututo ata siya sa kids kaysa sa akin eh. Kasi I think English yung teaching nila sa kids, di ba? At saka syempre, ano, kumbaga, para sa mga young Christians. Yeah. Kahit naman ako eh, aminado ko,
nung bago akong Kristiyano, nagbasa ako ng mga Bible kids for Bible for kids. Mga mm-hmm. kids story para maintindihan ko. Yeah, tama naman yun. Yeah. Yeah, nakakatuwa. Biruin mo. Kay Allison na ano yun, na soul winning, no? Mm-hmm. Praise the Lord, talaga naman. Meron na siyang, ano, rewards. Yes. Meron na siyang reward. Yes. Yes. Alam niyo, napansin ko, represented pala lahat ng kulay sa atin. Diba? Si JC. Mm-hmm. Diba? Si Daniel. Mm-hmm. Asawa ni, ano? Aileen. Ni Aileen. Aileen. Si Jeannie. Diba? Oh. Yeah. So, tapos diba? Yung asawa ni Tita Mary Ann. Oo, oh, oh, di ba? Middle East yeah. naman yun. So, oh, diba? Ay, international. International. We are MCB daw, sabi ni Contra. Ano palit na tayong pangalan. First MCB. Oh, grabe. Ay, naku. Oh, recording stop. Joke. Bakit sa tingin niya may nanonood nito? Uy, malay. Tayo tayo. Meron. Wala naman nanonood dito. Si Mama Josie, pinay-play niya daw po isang buo. Oh, si Mama. Oh. Oh. Actually, pinapanood lang ni Mami Josie yung tawanan. O, di ba? Tita Josie, hello po. Oh, ayan. Shout out. Shout out. Dyan, Tita Josie. Enjoy niyo lang yung panonood. Yes. Oh, 8 o'clock po. Sama na po kayo sa amin, Tita Josie. Yung nanay ko rin eh, lahat ng video natin, haba daw naglalabas siya, nagbugas ang pinggan, pinapanood. Comment po nga po yun. Kaya kilala niya kayong lahat eh. Oh. Ako ginawa mo kami Pinoy Big Brother. Pastor, wala pa tayo sa Facebook? Wala pa tayo. Hindi kasi po, ang ginagawa ko sa mga videos, wala naman akong intention talaga na parang i-broadcast siya in a sense. Para lang sa mga members na hindi naka-attend. Yun lang yung purpose. Kumbaga, hindi naman siya talaga for... Unlike kasi nung Sunday natin sa Wednesday. Ay, excuse. Pastor, pinopost mo lang yung class picture. Yeah, usually. Oh. Pero ang pinopost, pagka ganito, pinopost ko yung life group at saka itong prayer, pinopost ko lang to doon sa ano sa thread natin. Sa core group. Yeah, oh, doon lang. Para yung mga nakamiss, gusto nilang panoorin, ganun lang. Yeah. Baga hindi naman tayo parang intentional na vlogger na hindi naman ganun. No, kasi ang ginagawa ko sa YouTube, tinatampakan ko lang videos yan para hindi ako ma... Alam mo, parang hindi ka... Parang hindi mo siya ini-store sa terabyte. At least doon, limitless. Di ba? O, pag gusto nating balikan, tsaka unedited, kumbaga, yung mga tawanan lang, mga ano, kumbaga yung mga ginagawa natin pag Sunday, diba? So at least pag gusto nating makita kung itsura natin noong araw, makikita mo. Ano lang. Tsaka wala namang may interesado sa atin. Tayo-tayo lang nanonood. Pastor, tanong ko lang, okay lang ba sa inyo, Pastor, yung pinopost ko sa friends yung every morning, yung praise and worship ng Victory? Wala namang problema yun, tita. Oo, kasi daming nag-request din eh. Yeah, Christian tayo. Nagre-reklamo. Hindi lang nagre-reklamo, ha? Nagre-request. Yeah. Kasi ano yun eh, morning praise worship. Kung hindi makapagbasa ng Bible, at least pag ano ka doon sa sermon niya. Yeah, anything na ano, anything na makakatulong sa ating mga flock. Yeah. Eh, sige lang. Wag lang tungkol sa away ni Duterte at saka ni Gordon. Ang politics. Yeah, mahirap din actually kakaiba tong ministry ngayon dahil aside from nag-incursion ka, you have to be online. Alam ba, katulad kanina, hindi ko na kaya talagang gumawa ng walk through the Bible kaya daw nakapagpasa kitse. Kasi loaded ako doon sa ano eh sa school eh. So mahirap siya sa pastor ngayon kasi mas madali pa nga dati. Although, ang maganda lang ngayon, yung meeting, hindi ka magda-drive. Yun lang. Yun naman yung benefit nun. Kaya pala mo na kanina.
Pero kasi ngayon, ang daming preparation, ang daming matrabaho siya. No? YouTube. Yeah, pero eh, ganun talaga ang buhay na napapalitan na yung panahon. Kailangan lang talaga yung na marunong tayong mag-adjust. Yeah, kailangan mag-adjust tayo. Uh-oh. Yeah, totoo. Ngayon eh, kaya nga yung sinabi nyo kanina, Pastor, eh, yung generation ngayon, di ba? Kakaiba na. So, pati yung pagsasalita natin, mga ganun, kailangan mag-adjust din tayo. So, pero ang hindi lang natin i-adjust ay yung word ng Diyos. Yun talaga, kailangan. Oo. We will not adjust the biblical standards. We will not adjust the gospel truth. No? Just to parang take in people. At saka higit sa lahat, ang hindi naman nababago ay yung pagiging, sabi nga, yung pagiging warm ng ating yung ating hospitable na attitude ng mga Pinoy. Diba? Yeah. So, yun, hindi naman kailangan i-adjust din. So, uy, ako, ano pala, may napansin ako. Praise report din. Si, ano pangalan ng lalaking asawa ni, ano? Ni Tita Nimpa? Nimpo. Saul. Si Saul. Si Saul. Si Saul. Si Saul. Okay, nung nasa na tayo eh, nasa second ano na tayo, station na tayo eh. Tapos nung kausap siya ng mga men, nakita ko yung tawa niya. Kasi hindi ko pa siya nakikita tumawa ever. Kasama niyo siya na. Oo, nagkukwentuhan kayo mga kalalakihan. Kasama. Tapos ang ganda ng tawa niya, nakakatuwa. So, napaka-ano. Nagkikisama na. Sa inyo, di ba kayong kausap niya? Hindi siya masungit kasi masungit siya sa akin noon. So, nag-adjust din lahat ng tao. Pumupunta ng gathering niyo kahit hindi Sunday. Ah, napupunta siya? Yung baby shower po ni Rizal, nagpunta nga po yun. Kahit ni Jairel. Nagpupunta siya po. Talaga. Siguro hindi niya lang pakilala yung kadamihan dahil bago natin. Hindi lang siya showy. Oo, hindi lang sila ano. Pero eventually ngayon, nagwa-warm up na siya. And kumbaga siyempre, pag ang tao naman, pinakitaan mo ng kabutihan at paggalang. At saka, mapapansin mo sa akin, kumbaga consistent kasi yung Sunday, hindi siya fake. Walang pretension. As it is eh, kumbaga, pag nakita mo na, ba, bumabalik ka, tapos nakita mong ganun dinat na mo, kahit wala kang kilala, ang tendency, hahalo ka dahil siyempre, masaya eh, kumbaga, di ba? Gusto mong maging part ng fun experience, parang ganun. Yeah, praise the Lord. Yeah, praise the Lord talaga yun. Amen. Ayun naman gusto natin, yakapin ng lahat, kay Luma, kay Bago, kay sino, di ba? So, mm-hmm. Ayun. Pero pinopost nyo ba tong video sa ano, Friends of La Quilnas o sa core group? Sa Friends of La Quilnas. Ay. Edit-edit na lang po. Ano ang masama ang sinabi? Hindi, wala na masama din. Wala na masama ang sinabi. Siyempre, wala na tayo doon mga, you know, friends na ano. Wala naman siyang Facebook. Wow, kasi, you know, kilala niya si ganito. Si Mami Josie, susumbong ka ni Mami Josie. Shoot natin yung mga face mask natin. Eh, itago niyo na lang ako sa pangalang ano. Okay, o siya. Hiwaga. Tara, okay. Ganun din. Ayun. Okay, so, okay na po ba tayo? Wala na kayong maalalang praise report? Are we okay? All right. Dako na po tayo sa ating words of encouragement. Ayan. Okay. Ang ating words of encouragement, ang Bible verse natin is pretty much ano eh, as is na madaling, ano ba yun? Maintindihan. Okay? Kahit sino may intindihan to. Ang ating Bible verse ay... Ayan. Sa 2 Corinthians chapter 1 verses 3 to 5. Ang sabi dito, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in all our tribulation that
we may be able to comfort those who are in any trouble with which we ourselves are comforted by God. Ayan, okay. Isa sa mga prayer categories kasi natin yung we pray for comfort and peace sa mga nangailangan, sa mga, you know, namatayan, sa mga nahihirapan sa buhay, mga ganyan-ganyan. Okay? So, ang sabi dito, the Father, si God daw, okay, Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in all our tribulation, doon pa lang eh, hindi sinabing some comfort lang eh. Hindi sinabing some tribulations lang, kundi sa lahat. Sa lahat-lahat ng tribulation. Okay? And then, sa version ng Bible ko, ang sabi, all afflictions. Ayan. Okay? And then, biglang pinaalala sa akin ng Diyos. Ng afflictions, merong dalawang kinds. Yung isa, consequence ng mga maling desisyon natin sa buhay. Ano yun eh? Suffering yun. Di ba nagsasuffer tayo kapag may mga consequence tayo na, you know, yung mga ginawa natin na hindi maganda, ganyan. O yun nga, kapag pa, kunwari, matagal na tayo nag-yosi, ang consequence nun, syempre yung matatamaan yung lungs natin, ganyan. Kaya yung pag manginginom tayo, matatamaan yung liver natin. So mga pains and sufferings yung mga yun. Okay? So mga afflictions yung mga yun. Eh, ang nakasulat dito, in all our afflictions. Okay? The Father of mercy and God of all comfort. Okay? So isa sa mga ano, isa sa mga trabaho natin bilang mga intercessors. Okay, hindi lang ipag-pray yung mga tao kung hindi ipakilala din natin kung sino ang Diyos. So dito dito sa Bible verse na to, kumbaga parang pinapaalala sa atin ng Diyos na, oh, ito, ako yung God of all comfort. Parang ganun, sa kahit anong affliction na pinagdadaanan mo. Merong mga affliction na, you know, parang yung nangyari kay Job, na wala namang ginagawang masama si Job, pero maya't maya may bad news ng mga afflictions, ng mga sufferings, di ba? So, merong afflictions na pinapahintulutan ng Diyos to test us. Merong mga afflictions na gagawin natin, kumbaga, consequence ng mga maliit. So, ito, pinapaalala sa atin ng Diyos na ipakilala natin na siya ang God of all comfort. Doon sa mga taong pinapag-pray natin. Hindi lang sa mga taong pinapag-pray natin. Kahit yung mga kasama natin sa church, mga ganyan. Ipakilala natin kung sino siya. Kasi yung confidence natin in doing what we do, it's because of knowing who our God is. So, kumbaga, ang confidence natin when we pray, kasi kilala natin ang Diyos natin. Kung sino yung ino-offer natin ng prayers. No? So, kaya natutuwa po ako. Ako honestly, nababless ako sa inyo kasi kayo yung constant na nandito palagi sa prayer gathering. Kasi it shows truly kung sino yung Diyos na kilala nyo. Alam mo yun, nakilala natin. And nakakatuwa po kasi nung binasa ko pa yung continuation, ang sabi dito, that we may be able to comfort those who are in any trouble with which we ourselves are comforted by God. So, kapag tinay ko siya dun sa ano eh, sa teaching ni ano ni Tita LB from last week. Taste and see that the Lord is good. Parang ganyan. So, di ba, ang ano is, the reason why na nakakapag-comfort tayo ng ibang tao is because tayo mismo naranasan natin kung paano tayo i-comfort ng Diyos. So, hindi man pareho yung situation, pero pareho tayong,
you know, nagkaroon ng experience about pains, about suffering, and then kinomfort tayo ng Diyos. So, ganun din tayo, nakakapag-comfort din tayo ng ibang tao kasi naranasan natin yung goodness ng Panginoon. So, again, hindi lang po tayo nagpo-pray as intercessors. We also let them know who God truly is. Kasi marami pa pong ibang tao na hindi pa alam kung sino talaga ang tunay na Diyos. Okay? So, isa po yun sa mga ano natin. And the reason why we do what we do, parang ganito na, you know, kumbaga training ground nga, ika nga ni Pastor Jeff. This is our training ground. Bilang mga prayer warriors, mga intercessors, ganito rin ang gagawin natin sa ibang mga tao. Kapag when the time comes at, you know, wala tayo sa church, maybe you're at work, or kung sa school man, or whatever. Kaya pinapractice namin kayo na mag-share ng salita ng Diyos. Kasi balang araw gagawin niyo to nang wala kami. So, dito pa lang ng words of encouragement. Ay, wait lang. Sana hindi kayo mahiya or matakot, parang ganun. Kasi balang araw, kayo rin ang gagawa nito. Again, hindi lang to trabaho ng pastor, you know, maghayag ng salita ng Diyos. And again, we're not gonna sugarcoat the word of God. We're not gonna twist it para lang sa mga new generation na, you know, alam mo yun, hindi natin, wala tayong bababaguhin sa word of God. We're just gonna tell them as is kasi ito yung katotohanan. So, ayun, if somebody needs comfort and peace, ididirect natin sila sa God of all comfort. Okay? So, marami pa po tayong mga ano, mga prayer categories. Isa lang po itong comfort na to. So, ayun, balang araw kayo ang mag-share ng mga experiences nyo for others also to get to know Christ. So, ayun. At saka sino ba naman ang makakapag-share ng experiences nyo kundi kayo? Parang ganun. Like, you know, yung testimony nyo, walang ibang makakapagkwento niyan fully. Kundi kayo lang. So, make sure na you're not ashamed of your testimony. You're not ashamed of the word of God. Kasi balang araw yun ang makakatulong sa ibang tao. Kaya na-experience nyo yung mga ganong klaseng experiences, whether suffering man yan, pain man yan, or happiness, or joy, or success, lahat yan, mga experiences nyo. Balang araw, ma-share nyo yan sa iba. And they will also praise God because of your experiences. Kapag ka, ang inuna nyo ay ang Diyos. So, ayun. Okay. Tapos ang sabi sa verse 9, but that, yung mga, ano daw, mga afflictions daw ni na Paul, kasi sa Corinthians ito eh, ang mga afflictions daw na experience ni na Paul, was to make us rely not on ourselves but on God who raises the dead. So, yung mga afflictions na nararanasan natin, mga pains, mga suffering, yan, yung mga illnesses, yung mga, you know, mga hindi magaganda sa buhay. Ang purpose daw nun is for us to rely not on ourselves but on God. So, kung meron tayong pinagpo-pray na, you know, mga kapatiran or family members natin about healing, mga ganun, comfort and peace, ipaalala lang po natin na it's for their own good. It's for their own, ano, para maranasan nila na si God talaga ang tunay na nagpo-comfort. It's not about the money, yung luxuries in life. Akala kasi ng ibang tao, comfort is being mayaman at may kaya sa buhay na kayang bilhin lahat ng mga gusto nila. It's not that. So, ayun. Again, kahit anong affliction man yan, whether kagagawa natin or hindi, si God pa rin ang mag-home sa kanila.
not anybody else. So, ayun po. Maraming salamat po. Any other comments or experiences na gusto niyong i-share, feel free to unmute bago mako sa prayer, ano, general prayer. Wala po ba? Maglilista na ako ng slides, ha? May mga experiences po ba kayo na kinomfort kayo ng Diyos? Ayan. In times of troubles. Oh, in relation lang doon sa sermon ko on Sunday, which is about redeeming rest. Kumbaga, it is hard for God to comfort us kung di tayo dumalapit eh. Kumbaga, meron tayong ano. Alam niyo yun, kasi bilang pastor, sa tinagal-tagal ko na rin mag-pastor eh, madami na ako nakilala ng tao. And then, syempre, madami kang hinanaing na maririnig sa mga tao na bakit ganun yung buhay, tila nararanasan to, bakit parang ang layo ng Diyos, ganun ganyan. Pero yung basic kasi, lagi natin nakakalimutan, di ba? Yung ilapit natin yung sarili natin sa Diyos. Kung mapapansin nyo, ang Chicago Bulls ay kilalang kilala doon sa tinatawag nilang triangle offense, di ba? Kumbaga, manggagaling yung kanilang puntos doon sa triangulo na gagawin nila para makapasok ng bola. Nung magpasor ako sa LA, kumbaga, hindi ko naman nireinvent yung wheel. Kumbaga, nag-focus pa rin ako doon. Kaya meron, kasi ano yung focus ko? Turuan yung taong manalangin. Kaya meron tayong Wednesday Upper Zoom Gathering. Turuan yung tao na magbasa ng Biblia. Kaya meron tayong walk through the Bible. Diba? At turuan yung tao na makipag-fellowship. Kaya meron tayong courtyard experience. Lahat ng to ay intentional na ginawa natin para turuan at tulungan yung tao na lumapit sa Diyos. Kasi minsan hindi nila alam, pero dapat magsimula ka lang sa basic eh. Alam niyo yun? Yung bang, parang yung basic, kagaya nga sa sermon sa Sunday, it's about redeeming rest. We should understand, everybody should understand na basic na for Sunday, dapat nakipagtagpo ka at nagpapahinga ka sa presensya ng Panginoon. Kasi tingnan nyo, yung mga tao na palaging nandoon sa simbahan, kahit tingnan mo yung statistics, mas less yung problema nila kumpara doon sa tao na laging wala sa simbahan. I mean, ang tagal ko na nagpastor. Alam nyo ba na sa pastoring job, sa buhay shepherd, ay mas madami kaming pinagtutuunan ng pansin or tawag nito high maintenance sa mga taong wala sa church kesa sa mga tao na sa church. That's the honest truth. For example, meron akong 100 miyembro. Merong every Sunday nasa church, sabi mo 70, 60. Every Sunday yan nasa. Doon sa 60 na 'yon, bihirang-bihira ko 'yung madalaw sa bahay, bihirang-bihira ko 'yun ma-counseling, bihirang-bihira. I mean, may problema sa buhay pero bihira. Alam mo, kasi talaga sapat yung faithfulness ng Panginoon sa buhay nila. Doon sa 30 na laging wala, na lagi mong hinahanap, na lagi mong, alam mo, these are people na high maintenance. Honestly, I'm just being honest. No? And kasi nga, para sa kanila, kasi nga yung basic kasi nalilimutan eh. Basic manalangin, basic magbasa ng Biblia, kasi kakalago mo yun eh. Parang basic kumain, di ba? Kalimutan mong kumain. Diba? Kalimutan mo huminga. Mahirap ka mabuhay. Diba? Parang ganun yun. Basic yun. Basic pumunta ng Linggo. Alam mo, makapunta ng isang Sunday sa loob ng isang buwan, pinagmamalaki pa yun. Nag-church ako, ha? Alam mo yun? We're failing the basics. Alam mo yun? Parang sa pag-aaral, bakit tinawag na elementary? Kasi elementary is basic education. Alam mo yun? So, hindi siya complicated, ang ibig sabihin. Piniprepare ka for complicated learning. Sa high school, sa college, di ba? So, ganun din.
how can you battle life's problem but if you fail the basics? Dito kanina, in-encourage sa ni Pastor Tina, na whatever afflictions, lumapit tayo sa Panginoon. At sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng pag-attend ng Bible study, sa pamamagitan ng pag-attend ng every Sunday service, ito ay intensyon na paglapit sa Panginoon. Diba? Ako nga, kumahanga nga kay Aldrin dahil si Aldrin nasa nagba-basketball lang yan. Tapos, kumbaga napansin niya, teka, parang may movement. Kasi 10 taon na si Aldrin na nagba-basketball sa ano eh. Sa, nagulat ako na 10 taon na. No? Sabi niya, naramdaman niya may movement yung Holy Spirit dito sa simbahan na to. Pwede naman siya lang ang pumunta at i-try out niya. Hindi, dinala niya yung buo niyang pamilya. Diba? At sila ngayon lahat naglilingkod. And kumbaga ako, hamonin ko lahat ng mga taong nagsisimba ng, at naglilingkod sa Diyos. Ikumpara nyo sa tao na Kristiyano rin, ha? Second priority lang ang Diyos. First priority ang hobby, ang sports. First priority ang pagpunta sa Dodger Stadium. First priority ang, alam mo yun, kumbaga, hindi lang masama lahat ng to. Hindi ko sila sabi masama yan. Pero, yung bang, alam mo yun, wala naman di masamang umabsent, kagaya nung sina Aldrin, di ba, nagpunta ng Lego. Kasi talaga naman, kahit ako minsan, may pagkakataon na pag may bisita ako siguro, dadaling ko rin sa Disneyland or wherever. Wala masama doon. Pero yung second priority mo lang si Lord. Naintindihan niyo ako na parang di ako magsisimba kasi may mas importante akong gagawin or kikita ako dito or whatever. Tingnan mo yung consistent na nandoon, naglilingkod, kung paano siya proteksyonan ng Diyos kumpara doon sa laging wala. It's a challenge ko. Kasi na-witness ko na lahat ng buhay. I mean, ang dami ko ng counseling. Mamamatay ako isang araw, madami akong ililibing na kasama kong ililibing na sikreto. Alam mo yun? At nakita ko talaga kung paano pagpalain yung mga tao na sunod na sunod sa Diyos, nandyan palagi. Alam mo yun, hindi nagpapaimbita, lagi na silang nandyan. Alam kasi nila, makikinabang sila eh. Alam mo yun. So, pero yung tao na, baga, imbis na kumain ng tama, kumakain ng junk food. So, kaya, nangyari, hindi unhealthy sila na Kristiyano. So, encourage ko lang na lahat na sana kung mayroon tayong makakakwentuhan o makaka-fellowship, lagi natin igiit na let's start from the basic. Gusto mo lang mag-usa Panginoon, start ka sa basic. Manalangin ka araw-araw, magbasa ka ng Biblia. Diba? Kaya nga ginagawa natin sa Walk Through the Bible, inaano natin, para ma-encourage yung mga tao na magbasa ng Biblia. Dati nga, gusto ko nang tigilan, nakapagod yung Walk Through the Bible. Ang hirap kaya, ano? Pero alam nyo, na-encourage ako kay Arian Wu. Shout out kay Arian Wu kung nanonood ka man. At kay Tita Malaya, Tita LB. Yan yung dalawang avid fan ko na nanonood every Wednesday. And I mean, kung may isa lang, sabi ko, tutuloy ako, Lord. Isa lang. Nag-text sa akin one time si Arian. Sabi niya, Pastor, sinasabayan ko. Nagbabasa ako ng Biblia. Thank you, pinapaliwanag mo siya. Sino shortcut mo? And then sabi ko, okay, tutuloy ko to. Kasi may isa yun, di ba? And then si Tita Elder, alam niya, kapag walang Wednesday, walk through the Bible. So, kasi itong mga tao, gusto nila matuto eh. Alam yun? So, we're doing this for kasi ang role natin bilang mga ministers, palaguin yung kapwa natin para they will also make disciples of other people. Doon tayo lalago eh. So, yun. So, para patagpuin tayo ng Panginoon, mawala yung mga afflictions natin sa buhay, puntahan natin siya sa tagpuan. Ang hirap naman nun, di ba? May tipanan kayo, siya lang nandun. Niintay ka niya ng linggo, tapos, alam mo, siya lang yun nandun, wala ka, di ba? Nandun ka sa, alam ba, sa hobby or sports or sa amang lugar or whatever, no? Hindi masamang pumunta sa kung saan man pag linggo, no? Pero yung 3 times a month wala ka, ano mo yun, or once every quarter ka lang makita, ano mo yun. Hindi mo na ngayon pwedeng dahilan yung pandemic eh.
Dahil bukas na lahat. Dati pwede pang dahilan yun eh, di ba? At saka una, hindi tayo pumupunta sa simbahan dahil gusto nating i-please yung pastor. Alam niyo, pumupunta tayo sa simbahan para i-please yung Panginoon. Talagang to worship. Dapat yun ang intention. Kasi minsan nahihiya sa akin yung mga tao. Ako, hindi ako nakapunta. Absent ako. Lagot ako kay pastor. Actually, walang ganun. Wala naman akong kapangyarihan na lagutin o ano yun. It's your personal relationship. Ang trabaho ko is to encourage everyone to inalumapit sa Panginoon. Kasi doon lang kayo lalago. Wala nang iba. So, pag hindi kayo lumapit, hindi kayo lalago. Ganun lang kasimple yung basic na basic. Amen. Pastor, idudugtong ko lang po yung sinabi ni Pastor Jeff. Huwag niyo pong titigilin yung walk through the Bible. Kasi po, sinishare ko sa friend ko sa Canada and Mission Viejo. Opo. So pag wala po, nagte-text sila, ba't wala kang sinent? Eh, wala ngayon eh. Sabi ko. Down yung Facebook. Down yung Facebook. Hindi kasi po, meron akong exam ngayon eh. So nahirapan akong pagsabayin. So halos po sinisend ko. Kaya po sabi niya, kahit kasi nagwo-work sila, so sabi niya kahit hindi ako nakakapagbasa, na yung pong shortcuts ng mga ano natin, yung mga books. So ang daling maintindihan sa yung overview niya. So nagpapasalamat din po ako doon. Sila din po nagpapasalamat. Kilala na po kayo. Marami magpapirma na sa akin 'yan. Yung actually nakakatuwa no kasi apat na libro na lang tapos na. No, siguro ang gagawin natin Shai, i-replay na lang natin every night tapos i-encourage natin na ang plano ko nga ang makakakompleto in 50 days kasi every night i-replay namin ni Jayan. So every 7 o'clock. Pag nakakompleto ka, bibigyan ka namin ng t-shirt I Survived the Walk Through the Bible, di ba? Tapos susuot mo kumbaga. Ibig sabihin, kasi sa totoo lang ah, sabi ko nga ang tagal ko na nagpapastor eh. Let's face it, madami tayong mga kapatid sa pananampalataya hindi nagbabasa ng Bible. Diba? So, ang problema, hindi mo pwedeng takutin o kailangan magbasa ng Bible. Kailangan mong i-encourage. Diba? At mahirap mag-encourage sa totoo lang. And that is one way of encouraging them na makita nila yung overview per book. Pag na, biro mo, nagkaroon ka ng habit for 50 to 60 nights, natapos mo, nasubaybayan mo, dire-diretso, pe-play ni Jai. After 2 months lang yun, bibigyan ka namin ng ano. Kasi syempre, ano mo na yun, konsensya mo na yun kung niloloko mo yung sarili mo. Hindi. Diba? Bibigyan ka namin ng t-shirt na natapos mo, i-award natin sa church. Diba? So lalaganap ngayon yun, yung ano, yung para o sige, maggagawa uli kami ng another 50-60 nights ni Jai, sundan nyo ulit. Yung second batch, parang ganun. Actually, kakababad mo. In fact, ako ang unang ano eh. Una ako nakinabang doon eh. Na nakita ko yung ano. Although nabasa ko yung buong Bible, pero hindi ko nakita yung iba. Na may ganito pala, may ganyan pala. So, ikaw mismo tumataas yung interest mo. Yeah. So, kumbaga, ang ano, may, sabi mo, Jai, may exam po bago makuha yun. Ano yan, DMB? May exam daw bago ko makuha yung t-shirt. Wala naman. Actually, ang niisip ko naman sa January, kasi Bible month yun, is magkaroon ng mini Bible quiz. Pero madadali lang naman yung tanong. Ano nga yun? Sino yung panganay na anak na Abraham? Diba? Siyempre, sasagot lahat, Isaac. Di ba si Ishmael? Nga, ganun. Kumbaga, medyo tricky yung question. So, niisip ko yun, ano, na para ba ma-excite lang yung tao. Kasi sa totoo lang, pag na-excite ang tao, na curious, siya mismo magbabasa. At napakasarap sa isang preacher, pag ang lahat na nakikinig sa'yo sa Sunday, nagbabasa. Kasi hindi mo na kailangan basahin buo yung ano eh. Kasi alam na nila eh. Alam mo yun? So, malaking bagay yun. Di may t-shirt din niyo, Pastor. Yung mananalo? Yung mananalo. Hindi lang t-shirt. Jacket. I pass the exam. Jacket. Sweatshirt. CD. Pastor, meron po akong na-miss dun eh. Alin po? Yung sa mga walk through the Bible, wala akong t-shirt. Meron doon siyang na-miss na isa, Pastor. Hindi ko alam kung kailan eh. Meron akong na-miss.
Hindi, gumawa naman tayo ng playlist niyan. So, pwede naman nilang puntahan sa playlist kung na-miss. Kung ano yung na-miss mo, yun lang yung papanoorin mo. And then, check, kawa ka ng checklist. Actually, pwede tayo mag-print ng checklist. Bibigyan natin sa mga tao. Ang na-miss niya daw, Pastor, yung Maccabees. Wala naman yung Maccabees. Book of Maccabees. And then everything. Wala yan. Book of Judith, wala yan. Kasi medyo alarming, no? Kapag hindi tayo well-versed sa salita ng Diyos. Yes. Dahil meron akong pastor dati na napakinggan. Sabi niya, si 1 John, 2 John, at 3 John, iba-ibang John daw yun. So kinabahan na ako. Hindi na ako bumalik sa simbahan na yun. Dahil yung pastor, biro mo, yun na tinuturo niya, di ba? I mean, we need to be very careful, no? Pagdating sa pagtuturo ng salita ng Diyos. So, sa pamamagitan noon, na-encourage natin yung tao na ano, magbasa ng Biblia para lumago sila. Kaya gawin natin yan, Jai, pag-usapan natin. Opo. Magandang ano, ilang weeks yan, Pastor? 52 weeks ba? Oo, 52. Pero kasi merong mga books kasi na pinagsama-sama na ako kasi maikli lang naman sila. Gaya ng 1st, 2nd, 3rd John at Jude, maikli yan eh. So isang explanation ko lang yan. Pero ang Revelation, hindi pwedeng isang explanation. Kailangan nahatiin mo siya. Dahil malilito yung tao eh. Diba? Lalo na prophetic yung libro na yon. So, alam mo yun, sa akin, unang-una, magkaroon lang ng interest ng tao, panalo na ako, masaya na ako. Pangalawa, naintindihan niya ano nangyari sa Genesis na hanggang Genesis chapter 12 pala patungkol sa history ng mundo. And then 12 nagsimula na puro pamilya pala ni ano yun, ni Abraham hanggang sa kamatayan ni Joseph pagdating ng chapter 15. Although nakukuha natin yan tuwing Friday na, pero yung ganun ba na pasok sa isip mo na kumbaga parang hindi mo kabisado papuntang San Diego. Pero alam mo, sa overview mo, I-5 ka lang dadaan. Alam mo yan, parang ganon. Mm-hmm. Hindi ka malilito. Hindi ka maliligaw. Kumbaga nasa overview mo, alam mo. Parang ganon. Anong alam mo yung connection ng old tsaka new? Alam mo yan, para hindi nadadagit yung ating mga flock ng ibang mga kulto. Mga ganon. So kumbaga, kunwari, mag-i-start ka ng Jairus January. Parang ganun. January 1. So, inyo lang yung ano, yung from Genesis noon, parang ganon. Diba, January 1. Oo. Simulan ni Jai, introduction. Kasi ang simula niya, introduction eh. Uh-oh. In-introduce ko yung lahat ng libro sa Bible. So you don't have to record anything new pala. No. Kumbaga paulit-ulit na yun. Ulit-ulit na yan, Kaya nag-invest ako ng time eh. January 2. Genesis. Ayun. Fast cut 'yon Genesis. January 3, Exodus. So in 50 to 60 days tapos 'yon. So bibigyan natin ng t-shirt yung makakatapos noon, first batch. Tapos bibigyan natin ng certificate halimbawa. Tapos syempre, nasa kanila na 'yon kasi I mean for 2 months every night ganun ginagawa mo pag hindi ka ba naman na curious basahin yung Bible eh. 'Di ba sabi nga nila to form a habit? Kailangan mo lang ng 3 weeks para ma-form yung habit na yun. Gawin mo palagi. At yun, na-habit mo na siya. Alam mo yan? So, wala kang pinilit. Di ba? Ang gusto ko kasi, makita nila talagang beneficial pala magbasa ng Bible. Hindi pala siya boring. At saka yung pagkakapresent naman natin doon, yung lingwaheng kanto lang naman na hindi naman, alam mo yun, na parang yung malalim, pinapababaw natin para maintindihan ng tao. Yung sa salitang ganito lang, na kung paano tayo nag-uusap, parang nagkukwentuhan lang. Parang yun. Ayos. Yeah. Pwede. Maganda yan. Ayun ang challenge natin next year. Diba? Tapos sa summer camp natin, doon tayo, kumbaga, by team naman, gawin natin sa mga activity. Diba? Yung mga lumaban doon sa Bible quiz by team effort, maglalabanan by Bible quiz, tulungan, parang ganun. Di ba maganda yun? Oh, so exciting, di ba? Praise the Lord. Oh, wait.
Ang dami nating mga ano. Kasi mag-Squid Games tayo, yun na lang. Ano ba yung Squid Games na yun? Nakikita ko sa Netflix yun eh. Ano ba yun? Wala, mas violent din yung David and Goliath. Ngayon, natatrauma pa ako kay David sa ginawa niya kay Goliath. Yeah, sa bagay. May pugot ulo yun eh. Okay. Okay. Kala ko talaga tirador ang ginamit. Yung pala hindi. Tirador, tirador din tita, kaso slingshot ang tawag nila. Yung, hindi siya. Hindi siya yung ganun. Ganun eh. Oh, sa atin yun eh. Sa atin yun eh. Oh, mas ano. Wow. Mas high-tech yung tirador kasi mas... Kasi yung slingshot parang malalaglag yung bato eh. No? Yung Y, pagka nag-backfire yun, tatama sa mukha mo yun. Nagba-backfire yun eh, yung Y, yung kulay, yung Y na gano'n na tirador. Oh, yun lang yung slingshot, pwede malaglag yung bato kung di kasama. Ay, okay. Yeah. Mas mahirap yung ano, yung slingshot. Mas mahirap yung slingshot. Kailangan i-aim mo. Alam mo yun. Mm. Oh, anyway, praise the Lord. Ayan. Okay, meron pa po ba bago tayo dumako sa ating prayer? Any comments, experiences? Ayan. The God of all comfort. For all our afflictions. Ayan. Okay. Wala na po. Okay. First slide. First slide, I see. Tita Amy. Second slide. Kayo ang ano ngayon, number one student ngayon. Unahan kayo nung ano niya. Oo, nandun kayo sa unang ano video. Ayan. So slide one, Tita Amy. Ayan, naglagay na ako ng mga slide numbers para hindi kayo maligo. Slide 2, si Rachel. Slide 3, si... Andito si Jairus. Slide 4, si Tita Fepot. Slide 5, si Tita LV. Slide 6, si Kuya Aldrin. 7, si Ate Jazz. Tapos, closing prayer and benediction naman si Pastor Bert today. Okay? Okay po ba? Ayan. Okay, mag-start na po tayo, Tita Amy. Okay. Hallelujah, O God. Panginoon, salamat po, Lord. Gabing ito, Panginoon. Dito ulit kami, Panginoon. Inataas namin sa inyo, Panginoon, ang aming mga pangangailangan. Lord, linisin mo ang aming mga puso, Panginoon, kung meron mga kasalanan, Panginoon, bago kami makahingi sa iyo, Panginoon, ng aming mga petisyon, Panginoon. Tawarin mo kami sa aming mga kasalanan, O God, linisin mo kami. Thank you, Lord God, sa mga biyaya mo sa amin. Sa linggong ito, Panginoon, salamat po, hindi mo kami pinababayaan. Binibigyan mo kami ng aming mga pangangailangan. At inaadya mo kami sa mga sakuna, Panginoon. Salamat po, Lord God. Lord, tinataas ko sa inyo, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, ang LA First Church, Panginoon of Nazarene, Panginoon, ang pastoral staff, and the spouses and the children, Panginoon. Pangunguna, Panginoon, ni Pastor Jeff, Lord God, Pastor Norbert, Pastor Chris, Pastor Tin, Mr. Cled, Pastor Buong, Pastor Ray, Panginoon, O God. Lord, pangalagaan mo sila, Panginoon. Bigyan mo sila, Panginoon, ng maganda pangangatawan parati, Panginoon, para tuloy-tuloy sila makapaglingkod sa iyo, O Lord God. At bigyan mo rin, Panginoon, sila ng kagalakan sa kanilang puso sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Thank you, Lord God, sa walang sawa nilang pagbibigay ng kanilang serbisyo, Panginoon, para sa iyo, Lord. Lord, tinataas din namin sa iyo, Panginoon, ang ibang mga congregation, katulad ng English congregation, sina Pastor Josue, Pastor Dan, Pastor Michael, Pastor Pedro, Panginoon. Lord, ganun din po, Panginoon, ang pangangailangan nila
kailangan din po silang ipagdasal, Panginoon, dahil tao lang din po sila, Panginoon. Meron silang mga pagkukulang, Panginoon. Sana, Lord God, ay bless mo rin sila, Panginoon. Bigyan mo rin sila ng wisdom sa pagpapatakbo ng kanilang English congregation, Lord God. Lord, dinataas din po namin sa iyo, Panginoon, ang Spanish congregation, Panginoon, sa pangunguna ni Pastor Juan and Pastor Lina, Panginoon, oh God. May you guide them, Panginoon, oh God, na sana, Panginoon, ay sila rin, Panginoon, ay makapagbigay ng wisdom, Panginoon, sa kanilang pagtuturo, sa kanilang flock, Panginoon. Thank you, Lord God, sa lahat, Panginoon, ng kanilang mga members, Panginoon. Patuloy mo sila, Panginoon, na i-bless, Panginoon, at sila po, Panginoon, ay dumami rin sa kanilang congregation, Panginoon. Mm-hmm. At Lord, tinataas din po namin ang North Korean Mission Church, Panginoon, pangunguna ni Pastor Jong Won Lee, Panginoon. May they be blessed also, Panginoon. Tulungan mo sila, Panginoon, sa kanilang mga pangangailangan, O Lord God. At ang pastor, Panginoon, ay guide mo din, Panginoon. Bigyan mo ng wisdom, Panginoon. At sana, Lord God, lumago rin ang kanilang congregation, Panginoon. Lord, tinataas din po namin ang South Korean Praise Church, Panginoon. Si Pastor Song Dae Kim, Pastor David Kim, Panginoon. We lift them to you, Panginoon, O God. Na sana, Lord God, ay bigyan mo silang, Panginoon, ng kalakasan, Panginoon, sa kanilang church, O God. Guide mo sila, Panginoon, at sana, Panginoon, ay lumago rin ang kanilang church at ang kanilang mga miyembro, Panginoon, at sila ay magkaroon ng personal relationship sa iyo, Panginoon, O God. Salamat po, Lord God. At pinapanalangin din po namin, Lord God, ang lahat ng church, Panginoon, ng Nazarene, lahat ng Nazarene pastors and leaders, and the Christian church leaders all over the world, Panginoon. Salamat po, Panginoon, O God, sa lahat-lahat po ng pagkakataon, Panginoon, na kami, Panginoon, ay nakaka-pag-pray sa iyo, Panginoon. Hanap po, Lord God, lumago pa po, dumami pa po, Panginoon, na magkaroon ng personal relationship sa inyo, Panginoon, O God. Masave, Panginoon, through your Son, Jesus Christ, O Lord God. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa lahat ng mga manggagawa, ng mga pastors namin, Panginoon, sa kanilang servisyo, Panginoon. Salamat po, Lord God. In Jesus' name, pray. Amen. Lord, maraming salamat po ulit sa gabi na ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Maraming salamat po sa blessings, sa pag-iingat niyo sa amin, Lord. Maraming salamat po na maraming salamat po sa buhay ng mga narito, Lord. Nasama-sama po kami nananalangin para sa bawat isa, Lord. Una-una po sa lahat, pinapanalangin po namin yung MCB Church, staff and volunteers, Lord, from the administrative, custodial and maintenance, Lord, from Sister Star Brown, Pastor Dan Bayer, Brother Curtis, Brother Nick, Brother Charles, Brother Maynard. Pinapanalangin po namin sila at nagpapasalamat po kami sa mga buhay nila dahil po tulungan po nila kami paano i-maintain ng maigi yung church, Lord. Nagagamit po namin sila every Saturday and Sunday ng maayos, Lord. Walang problema, Lord. Maraming salamat po sa buhay nila, Lord. Kung may mga pinagdadaanan man po sila, gaya po ng pinag-usapan namin ngayong gabi, Lord, bigyan niyo po sila ng comfort, Lord. Palakasin niyo po yung mga katawan nila para po lalo pa po kayo nilang mapapurihan through their ministry, Lord. Pinalangin din po, Lord, yung na citizens of the World Charter School, Silver Lake. Pinapanalangin po namin yung principal, teachers, office, personnel, custodians, parents, and students, Lord. Alam po namin na binigay niyo silang blessing sa MCB and sa Nazarene, Lord. At alam po namin na gagamitin niyo rin po sila. Alam po namin na nakikita nila din yung mga banners namin. Baka po sakali may mga Pilipinong
nag-aaral doon, mga parents na Pinoy, Lord. So alam po namin na gagamitin niyo sila as blessing for MCBN Nazarene. In Jesus' mighty name we pray, amen. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po sa buhay ng aming mga board members at sa kanilang pamilya, sa amin pong mga members at kanila din pong mga pamilya. Pinapanalangin po namin yung aming mga leaders na bigyan mo po sila ng wisdom sa pag-carry out po nila ng kanilang mga tungkulin, Lord. Bigyan mo po sila ng lakas na huwag mapagod, Lord, sa paggawa ng mabuti, in Jesus' name. Pinapanalangin po namin na maalala po ng aming mga leaders na fix their eyes on you, Lord. We also pray for humility, Lord. Pinapanalangin po namin yung unity and love sa kanilang mga pamilya, Lord. I-guide mo po sila na ito po lagi ang manguna, and family would come first before the ministry, and pray that their families would grow in love as we all pursue you together, Lord. Pinapanalangin po namin yung mga leaders at kanila pong mga asawa, Lord, na sila po ay maging isang isip at gawa sa pag-pursue po namin sa inyo, Lord. Pinapanalangin po namin yung kanilang mga anak, Lord, na makita po nila kayo sa kanilang mga nanay at tatay, Lord. Pinapanalangin po din namin ang mga leaders po namin na makapag-form po ng mga friendships sa mga tao, so that ito pong mga taong ito ay hindi lang po yung mga aming mga leaders, kundi din po yung mga members namin and then their families, na makapag-connect pa po sila sa maraming tao, their form friendship with fellowship with people, so that they would come to know you, Lord. Pinapanalangin po namin yung nabigyan niyo po sila ng guidance and directions through your Holy Spirit, Lord, para po i-share yung word niyo po dito sa mga tao na kanila pong ma-coconnect, Lord, na ma-invite pa po sa magpunta po sa aming church, Lord. Pinapanalangin din po namin yung health po ng aming mga members and leaders and their families, Lord. Protektahan mo po sila sa all kinds of minor and major illnesses. Protect them from COVID-19. Protect them from this pandemic, Lord. We pray that there will be lasting health in their bodies. We pray for energy and physical strength para po mas ma-enjoy pa po namin yung aming ministry and fellowship. At ma-carry out po ng aming mga leaders yung kanilang mga goals and tasks, Lord. Pinapanalangin ko po yung unity sa board members, Lord, so that they would submit to one another in humility, and that they would love each other, and their decisions would be centered upon you, Lord. Pinapanalangin ko din po yung nabigyan niyo pa po ng mas maraming blessings yung aming mga leaders, so that they would see yung fruit po ng labor nila, Lord. And again, increase wisdom and talents to all their family and friends. In Jesus' name we pray. Amen. Lord, we lift up to you, Lord, all the our attendees, our viewers, dito sa aming mga podcast every Sunday, Wednesday, mga sa aming walk through the Bible, sa aming mga
Sunday services. So Lord, we pray, O Lord, na ang mga viewers namin, they will get to know you, Lord, through the services that we are showing sa YouTube, sa Facebook, Lord. Ang mga attendees namin, Lord, na we pray, O Lord, na sana po sa first encounter nila sa church namin ay matouch po ang kanilang mga puso at bumalik po sila sa amin. And there will come a time, O Lord, na tumanggap po sila at maki-join sa aming mga ministries, O Lord. We also, hold on. Natali lang, may pumasok. Okay. And I also pray, O Lord, na magkaroon sila sa pag-attend nila sa church namin. Wala pong mamimilit sa kanila, but the Holy Spirit will guide them and they will have a personal encounter with the Lord, O Lord. They will also be protected, yung mga, na sila rin po, Lord, ay maprotektuhan from the COVID or any harm or wag karoon ng anumang sakit, O Lord. We also pray, O Lord, for those people who need jobs, O Lord, yung mga nawalan po ng trabaho, Lord, yung mga hindi po nasusweldohan ng ayos, we pray, O Lord, na ipuin niyo po ang mga amo, ang mga employers, Lord, na who are taking advantage, O Lord, of our people, O Lord, na bigyan po sila ng tamang sweldo, O Lord. We also pray for people, especially those na nawalan ng trabaho dahil sa COVID, sa mga companies na nagsara. We know, Lord, that you will also open doors for us, O Lord. In your time, O Lord, we just seek you, O Lord. We just ask from you, and we know, Lord, that you will open doors. You will give us jobs again, O Lord. Thank you, Lord, and we believe na you will answer all our prayers also, O Lord. We also pray for all the church ministries and activities of our church, yung mga bagong leaders namin, mga bagong workers na kahit bago lang sila sa church, O Lord, nakita nila ang need, nakita nila, Lord, ang calling na makapag-serve sa church, O Lord, na hindi na po sila pinilit, kundi they offer themselves, O Lord, na maging workers. We thank you for them, O Lord, and we could pray that you will continue to guide them. You will continue to touch their heart, O Lord, for all the activities to be led by the Holy Spirit for God's glory. Lahat po, Lord, ng mga future activities ng church, especially the one na ipoform nila, Pastor, sa January, we believe, Lord, na lahat po ng members namin ay maiinganyo dito at the more they will be excited, O Lord, to read your word, O Lord. We also pray for the upcoming baby shower of Pastor Tin, the Pastor's Appreciation, si Club Ala Bowling Night, all these activities, Lord, itinataas po namin sa inyo, Lord, at naniniwala kami, Lord, na you will always be in our midst sa mga activities na pinaplano namin. For Pastor Tin, Lord, we pray that she will have a good delivery, a safe delivery, an easy delivery, Lord, and the baby at si Pastor Tin, Lord, na maging safe. Maka-recover po siya rito sa delivery niyo, Lord, and the baby will be delivered in good health, O Lord. And also, I lift her up to you, Lord, ang mga pangangailangan po nila sa pagka nakapanganak na si Pastor Tin, and Lord, you will provide for them, O Lord, lahat ng needs sila, Lord. Ito po ay hinihingi po namin at nilalapit po namin sa inyo sa provision sa kanyang pangangailangan po niya para sa kanyang panganganak. Also, Lord, ang mga Pastor's Appreciation, we pray, O Lord, for all our members na magkaroon po sila, Lord, ng yung magkaroon po sila, Lord, ng na voluntarily, Lord, they know the needs of our pastors, O Lord, and they will provide whatever they can give, O Lord, para masiyahan naman po ang mga pastors namin, and the more they will be encouraged, O Lord, to share to us the word, O Lord. At yung po pagpapagal nila, Lord, ay magantihan naman po ng mga members namin, O Lord. We also pray for all the sick club, the alap, the bowling night, lahat po itong activities namin, Lord, gagawin po namin ito. Hindi dahil sa kung ano pa man, kundi dahil
nag-enjoy lamang po kami, Lord, para the more ang mga brotherhood namin, Lord, ay maging close and the more makakapag-serve kami sa inyo na mas maayos, Lord. I pray also, O Lord, for all the equipments, instruments. I pray, O Lord, na katuloy niyo pong hipuin si Brother Jairus na ingatan ang ating mga instrument dahil ito ay in-offer nila para sa inyo, Lord. And I know, Lord, lahat ng mga instrument namin will always be in good service, O Lord. Walang masisira. Magkaroon man ng puti depresya ay maayos sa God. And we lift all our instruments to you, O Lord. Na kayo po, Lord, ang magbabantay sa aming mga instrumento. We also pray for our district superintendent, Pastor Greg Garman and his family. Thank you, Lord, for Pastor Garman because he keeps on encouraging us. He keeps on loving our church. And we believe, Lord, you will also give him the good health and provision for his family. Thank you, Lord. And we believe that all these prayer requests will be answered. We also pray, Lord, that sana po, Lord, ang mga members namin na tuloy din po makapag encourage ng mga tao makapag-invite, hindi lamang po yung mga kaibigan namin, kundi kahit sino makapag-disciple po kami, Lord. And we want to let them know that we have an answering God, O Lord, na nasa church, nasa mga church, O Lord, na lumapit lamang sila, lahat ng mga problema nila ay maibibigay ni Lord. Thank you, Lord, and we claim your answers, answered prayer. In Jesus' name, amen. Slide 5. Yeah. Thank you, Jesus. Let us pray. Thank you, Jesus, Lord. Salamat po, O Diyos, sa gabing ito. Patuloy na ikaw ang siyang aming nalalapitan, Panginoon, sa mga bagay na lalo po, Panginoon, sa nangyayari sa aming paligid o sa buong mundo, O Diyos. Panginoon, dalangin po namin ang safe and effective coronavirus vaccine and booster shots needed po. Na ito po ay yung pong roll out po nito sa lalo na po sa Pilipinas, Panginoon, na maging maayos, Panginoon, lahat po ay mag-vaccine at lahat po ng nakatanggap ng mga vaccine ay wala po itong adverse effects sa kanila, O Diyos. Mm-hmm. At ito po ay isang protection, Panginoon, sa kanilang health, sa aming lahat, O Diyos. And even here, Lord, yung mga tao pang hindi pa po nagpapavaccine, Panginoon, sana po ay maintindihan nila kung ano po itong vaccine, ano pong purpose nito, Panginoon, sa aming mga buhay bilang mamamayan, O Diyos, na nangangailangan po ng ganitong vaccine to protect ourselves, O Lord God, sa virus na ito. Mm-hmm. And we also pray for the violence, crimes, injustices, mass killing, homelessness, LGBTQ, human and drug trafficking na matigil na po, Panginoon. Like kayo po ang siyang mag-stop ng mga bagay na ito, mga lalo na po yung violence, mga drug trafficking. Lord, we pray for this, Lord, in the name of Jesus, na mawala na po, Panginoon, at maging maayos po lahat, Panginoon. Wala na pong sakitan, wala na pong mga nagda-drugs, wala na po yung mga yan, Panginoon. Dalangin po namin na maging maayos po lahat, lahat. Wala pong mga kabataan o madigaw, O Diyos. At dinadalangin din po namin yung mga LGBTQ. Kayo man din po ay namatay para sa kanila, O Diyos. Sila man po ay dalangin namin na makakilala sila sa inyo, O Diyos. At ikaw ang kanilang tanggapin bilang Diyos at tagapagligtas nila. We pray for them, Lord. And also yung homelessness, Panginoon, na sana magkaroon po ng mga project na lahat po ng homeless ay magkaroon po sila ng isang lugar na kung saan sila ay magstay, na kung saan sila ay merong pagkakakitaan, at sila man po ay maging productive, Lord. We pray for that, Lord God, in Jesus' name. And also we pray for the countries who are greatly affected by the disasters, yung pong bagyo ng nakaraan, lalo na po sa Pilipinas. Lord, we pray for them, Lord God, na i-comfort mo po sila sa mga panahon na ito, Panginoon, na have mercy, O Lord, sa mga taong naapektuhan. Provide mo po ang kanilang pangangailangan. At dalangin po namin, O Diyos, na ikaw ang kanilang lapitan sa mga panahon na ito, O Diyos, na kanilang
mga tribulations o paghihirap ang mga ikaw ang kanilang maranasan, ikaw ang kanilang katagpuin at ikaw ang kanilang makilala at sila'y magtiwala sa inyo, O Diyos, sapagkat kayo po ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng aming pangangailangan. And we believe that, Lord, in Jesus' name, we believe that. And also, we pray for other countries po, yung mga iba't ibang disasters, nangyayari yung mga earthquake, Lord God. You are still in control, Lord Jesus, and we believe that. And because ikayo po ay Diyos. At lahat po ng bagay na aming itinataas sa inyo, kayo naririnig po ninyo. And you will also, you will hear them also, Lord, as they come to you, Lord God. And we just pray that they will come to you and pray, Lord God. And also, we also pray for poverty, drugs, and corruptions in sa lahat po ng lugar ng bansa, pangalanan po sa Pilipinas, corruption, Lord. We just pray for righteous leaders na lalo na po ngayon election sa Pilipinas. We pray for a wise leader and a righteous leader na piliin po ninyo upang mag-govern sa mga tao, Panginoon. At we just sinasaway po namin ang corruption sa lugar na yun. At saka dito po sa Amerika, Lord God, we also pray for corruption to be stopped, Lord God, na maglagay po kayo ng mga tamang tao, Panginoon, na may takot sa inyo. And we know that, Lord God, na kayo po ang maglalagay sa mga tao na yan, na alam po namin na matuwid at may wisdom na nanggagaling sa inyo. And salamat po sa lahat ng mga leaders, mga world leaders na ilinagay nyo dyan sapagkat kayo po ang naglagay sa kanila. And we just pray for that they will have the fear, Lord God, in, na nanggagaling sa inyo. And also we pray for the safety, protection, provision for all the missionaries. Opo, Panginoon, dinadalangin po namin sila sa kanila po na dumaranas ng pagsubok, ng mga persecutions, lalo na po sa mga lugar na nasaan sila ngayon, O Diyos. We just pray for protection and provisions be upon them, Lord God. At sila po'y hindi mag-stop sa kanilang paglilingkod, Panginoon, sa pag-share ng iyong salita, Panginoon. Bagkus, strengthen them, Lord God, to really brave enough to share your words, O God. Hindi sila matakot, Panginoon, sapagkat kayo po ang Diyos nila, O Diyos. Kayo po ang Diyos namin. We just pray for them to envelop them, Lord God, with your protection, Lord, and with your love, O Lord God. And to serve you more and to love you more. Yun po ang dasal namin para sa kanila. Pati po ng buong sambahay nila, in even the community na kung saan po sila nagsiserve. We pray for them also. And also we pray for all the intercessors around the world na patuloy po na manalangin, patuloy po na magkaisa sa pananalangin sa buong bansa, sa buong mundo, Panginoon. Sa lahat po ng intercessors, Panginoon, na ginagamit ninyo, may you bless them, Lord, and also protect them and even their families, Lord God. And provisions and be upon them also, Lord. Salamat po, Panginoon, sapagkat kayo po ay napakabuti, Panginoon. Hindi po kayo nagkukulang sa bawat isa na lumalapit sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng ginagawa niya. We also pray for all God's people, Lord, to be humble, to repent, and turn away from wicked ways. So God will hear us from heaven and hear our lands. And also we pray for revival, Lord God. Lord, yun po ang kailangan ng bawat isa sa amin. Lalo na po kami mga lingkod ninyo, Panginoon, na magkaroon po kami ng revival, renewed heart, Lord God, na lalo pa po kami maglingkod sa inyo. That we will really come to you, O Lord God, and repent, Lord God. At tunay na maglingkod at maging tunay ang aming mga puso at malinis sa paglilingkod sa inyo. And then that we could share everyone, that we could disciple, Lord God, we could share your word to our family, to our friends, to our neighbors, to our community, Lord. Para ikaw po ang makita nila sa amin, O Diyos. At alam po namin na ito'y gagawin ninyo. Alam po namin na ikaw ay malapit nang dumating. And you are preparing us also, Lord God. Prepare us and help us, Lord. And help us, Lord, to
to be humble. Help us, Lord, to love. Help us to share your words, Lord God. Magsisimula po yun sa aming mga puso. Revival will really start in our hearts, Lord God. Yun po ang gawin nyo sa bawat Kristiyano, Panginoon, sa bawat iglesia, Lord. Sa bawat leaders, Lord God. And we claim it, Lord, in the name of Jesus. Na meron po kayong magandang gagawin sa aming, sa bawat isa sa amin, Lord. And revival will come, Lord. We claim it in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. And we thank you, Lord God, in Jesus' name. Amen. 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 Dear Lord, salamat po sa gabing ito, Lord God. Kami po ay nagtipon po para po manalangin po sa inyo, Lord God. Lord, naniniwala po kami and we claim, Lord God, sa sinabi niyo po sa inyong word na by your stripes we are healed, Lord God. Naniniwala po kami na ang mga pangalan na babangkitin po namin, ang mga sakit po nila ay mawawala sa ngalan po ninyo, Jesus, Lord. And Lord, we also thank you, Lord God, sa shinier po ni Pastor Atin, word po ninyo na that you comfort us, O Lord God, sa aming mga pinagdadaanan, Lord God. Lord, sana po maramdaman po nila ang comfort po ninyo, Lord God, as you heal them, O Lord Jesus, gumagalaw po kayo sa buhay po nila, O Lord. And nawala po. Nawala po si Pastor Atin. Nalik-tulik ko lang po. Lord, we just pray, O Lord God, na maging living testimony po ang kagalingan po ng mga taong ito, Lord God. Natanggalin niyo po ang lahat ng pain, lahat po ng sakit, all the diseases, the illnesses, the sickness, Lord God. We rebuke na mawala po lahat ng sakit po nila, Lord God. We pray for healing for Tara Gonzalez na may multiple cysts on both breasts, fat liver. We pray for Nenette Bermudo na may vertigo. We pray for Walt, CHF. We pray for Lolo Ramon, may dementia po, COPD. For Maria na may neck and back pain. For Pastor Bert, may arm pain po, mass on back, varicose veins, and eye problems po, Lord God. Lord, we just pray for healing for him, Lord God, that you will use him, O Lord God, for your glory, O Lord. Lord, we pray for Danny, Jennifer Feliciano, na may kidney problems, Lord God. We pray for Oli Bermudo, with swollen lymph nodes of neck. Pray for Vedi, may pancreas problems. For Sister Pepot, na may trigger finger. We pray for Belma in ICU due to aneurysm, Lord God. We pray for Sister Elvis' mom, Juanito Feliciano, na may dementia. Pray for Lydia, Huntington's disease. Arlene Jaino, may diabetes. We pray for Tony, diverticulitis. For Noli, low platelets. For Wina, multiple lumps on her body. For Karen, multiple cysts in ovaries. Sa tayo. For Karen, For Karen, first aid, Asfahan, multiple sclerosis. For Chriseline Ibarra, and stage 3 cyst on one eye. Pray for Sister Fe, may cyst on left eye, Lord. We pray for Sister May cough. Pray for Imelda Valdez family. Lord, we pray for Danilo Tabili, speedy recovery from heart bypass. Pray for Lorna Schaefer, comatose. For Conrad Nie, dental pain. Kay Marcelino Dizon, cold, Sweeney, tachycardia, and Odette, severe left pain. Lord, we just rebuke all these sicknesses, Lord God. Pagalingin niyo po sila, O Lord Jesus. God, salamat po dahil gagamitin niyo po ang mga taong ito, ang buhay po nila para po kayo po ay maiangat po, Lord God, para po matutuloy po kayo at gagawin niyo po silang living testimony po ng inyong goodness, ng inyong power, Lord God, na maniwala, mas marami po maniniwala na miracles still exist in this age, O Lord Jesus. Lord, we just glorify you, Lord God. We love you, Lord God, and we give you all the praise in Jesus' name. Amen. 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 Amen.
Yes, God. Inilalapit po namin sa inyo, si Mila. Praying for Lynn, praying for Isla Rose, praying for Daniel, prayer for Sheila Tulipat, prayer for Doricella, prayer for Diane's husband, prayer for Mike C, prayer for Alet, prayer for Vina, prayer for Johan, prayer for Zineb, Sarabia, prayer for Elaine, prayer for Beth Bukalan, prayer for Isa Madlangawa, prayer for Angie Golden, prayer for Regina Crowley, prayer for Agnes Rojas na may mga cancer sila, God, na natin impossible sa inyo, God, na gagaling sila in Jesus' name. Pray for those people who currently have and those who are recovering from COVID-19. And God, pray for Sister Pepot, ultrasounds, good results, and pray for Renee, upcoming heart bypass surgery. Lord, pagalingin niyo po ang mga taong to, dinataas namin sa inyo, inilalapit nila sa inyo, walang imposible sa inyo, na sila ay gagaling. In Jesus' name, thank you, Lord Jesus. We praise you, we praise you, we love you, Jesus. In Jesus' name, pray, amen. Amen, 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 amen. Praise God, amen. Praise the Lord, amen. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, no, sa gabing ito na kami po ay binigyan niyo ng pagkakataon na makandalangin, makatawag sa inyo, O Diyos. Kayo ang aming dakilang namamagitan sa Ama. Kaya salamat po sa paglapit namin. Kayo po ay nakikinig, O Diyos. At lahat ng alat ng mga dinalangin namin, tinas namin sa inyo, Panginoon, ito'y alam namin na mayroong mga kasagutan na, Panginoon Diyos. Kaya nagpapasalamat na po kami, kagaya na sinabi nyo, kapag kami dumalangin, ay tanggapin na namin ang kasagutan at kami magpasalamat, Panginoon Diyos. Lord, we thank Thee for all the prayers that nabanggit, Panginoon, kahit na hindi namin kilala yung mga ibang pangalan, o ano man ang kanilang karamdaman, O Diyos, kayo po, Panginoon, ang hihipo sa kanila at kakatagpo sa kanilang mga pangangailangan. So, Lord, we give you all the praise and all the glory. And Lord God, we pray, continue to give us that enablement, that strength, Lord, to stand in the gap, Lord God. Ang ministeryong ito, Panginoon, nawa ay lumaganap pa, Panginoon, sa inyong iglesia, Panginoon, hindi lang po sa amin, ganun din sa ibang dako, Panginoon, ng mundo, Panginoon, ang pananalangin, O Diyos. So, salamat po sa gabing ito, Panginoon, at sa dalain namin na sa aming pag-imlay, kayo rin, Panginoon, ang mag-ingat sa bawat isa amin at patuloy na bigyan ng kalakasan at kalusugan, Panginoon, ng iyong mga anak, Panginoon. So, salamat po at sa kinabukasan, Panginoon, dalangin namin na ibangon nyo kami na panibagong kalakasan na taglay na nanggagaling sa inyo upang kayo pa rin, Panginoon, ang aming mapaglingkuran at mabigyan ng kapurian, Panginoon Diyos. Salamat at sa inyo po, Panginoon, ang lahat ng parangal. Ito po ang aming hiling at dalangin muli, Panginoon, sa inyong pangalan, aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Amen and amen. 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 Maraming maraming salamat po. Yeah, magandang gabi po. Salamat po. Kita-kita po tayo ulit ng Friday. Specific prayer. Wala kayong prayer. Ay, youth night pala. Youth night pala bukas. Okay. Picture, picture. Friday. Friday. Yeah. Ayusin lang ang buhok ng konti. Okay, asan si malayang maliit? Ay, ang malayang maliit. Ang buhok mo. Mini Pastor Bert. Malayang maliit tulong na po. Ayusin ang buhok mo. Ay, tulong na.
Okay, 1, 2, 3, smile. There you go. Good night. Salamat po. Good night. Thank you.